guys, welcome back to our channel. We're gonna do how to react. So nag-prepare kami ng mga situations sa in-flight. Yes, nangyayari in-flight. So paano ba mag-react yung mga cabin crew or personally, how to react? Bato-bato topic time. Okay. Bato. Ay! Kita mo! Nananakit pa nga sa head. Hindi ah. Physically. Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Okay. Isa lang. Pick okay. Lang. Pick. Okay, so... Ay, di ko yung panalo, di ba? Papili ka ako ba to? So ako'y bubunot. Natamimi kayo, ano? Oh, sige, ikaw na lang. Sige, na, ikaw na lang. Sige, okay. Okay? Okay. Here's your question. Ay, ikaw ba ba? So, how would you react? Or what will you do when a passenger asks for Ginger Ale. Ginger Ale. Okay, ganito. kasi normal siya nangyayari. Ginger Ale. So weird. Ano mo na yung tama? Ha? Ano mo na yung tama? Ginger Ale. Ginger Ale. Eh, di sasabihin ko, sige po, kukuha lang ko ng ginger ale. Ipapurlo ko, syempre. Baka ma-offend siya. Ginger ale. Okay. At least, yes. Nice. Oh, next ko na. Anong gagawin mo kung kinalabit ka or sinundot ka sa likod mo or maselan na bahagi ng katawan? Sinundot ka? Paano sundot ka sa iyo? Ikaw ay kasi yung ganyan. Oo, iba. Kasi yung madaming kalabit. Akala siguro doorbell yung likod ko. Hindi nga. Hindi nga. Tapos yung iba yung nakalagpas ka na, hahabol pa ng kalabit sa likod mo. Oh, hindi ka namang magtapik ng ganyan. Ang annoying niya talaga. So may... Eto, hindi ko sinasadya, pero share ko lang ulit. Oo, okay. Itong kwento, no? Kasi yung matanda. Matanda kasi, okay. Matanda siya, pero... Sabi niya, di kalabit siyang ganyan. Sabi ko, bakit? Ano ako? Grabe siya. Parang pagkagano ka naman, yes, ma'am. Sabay ngiting. Yung ngiting yes, may inis. Ano yun? Ano yun? Na, I'm sure naman kahit sino naman. Diba? Oo. Pag kinalabit. Oh, yung friend mo, di ba? Hindi mo kayo close eh. Oo nga. So, stranger naman siya. Ganun kami mag-react. Pasensya na. Yan talaga yun. Miss Philippines. During service. Sabi ba yan? Ano ba yan? A PAX ask for a drink. Ayoko nga mapunta sa akin yan eh. During service, a passenger asks for a drink. So you would ask him if he wants it with or without ice. Then he or she replied, with no ice. With no ice. Then the first time ko na-encounter yan, as in napapost talaga ako, tas paano yung with no ice? Nakonfuse ako nung una. Sabi ko, with no ice. So, inulit ko yung tanong sa kanya. Sabi ko, sorry ma'am, with or without ice? Inulit niya pa rin, with no ice. So weird. Nag-confuse sila kasi yun yung usually na-reply na iba pasahero. Kasi sa dinami-dami ng mga nakakausap mo na passengers tapos with no ice, diba? Parang wala namang balik. Confusing lang confusing talaga siya. Na, with no ice. So, in love. Okay, moving on. Talaga. Gusto ko pag yung... Akin na naman. Pagkatapos ko maglinis ng lavatory, edi... Kasi minsan na pag naglilinis, pag may pahabol ka linis, naka-open yung lavatory door. So, nakikita ng pasahero sa labas. So, may pasahero nag-iintay sa labas. Nakapila siya. Tapos ako yung naglinis sa loob. Tapos bigla siyang humirit. Ang hirap pa lang ng trabaho nyo. FA na, janitor pa. You're old. Ay. Aba. Ano sabi? Aba.
Aba, sino yung expect yung maglinis ng laboratory? Nasa era tayo, piloto. Gandang janitor, no? Okay, pero, I mean, sino ba kasing gagawa nun? Oo. Kami lang din. Parang mag-react. Well, alam mo yun. Well, no offense naman na, okay, matinong trabaho yung pag-janitor. Pero, minsan nami misinterpret yung duties, ganyan na ito yung trabaho ng FA, ganyan. Pero, ang alam naman nating lahat na ang FA talaga is, di ba, we're there. Kami lang naman yung tao sa for security, ganyan. Pero since wala nang ibang gagawa ng mga yun, kami nagagawa talaga. Siyempre, para magpasaya yung mga passenger. Tsaka minsan nakaka-touch talaga. Ako, natatouch ako pag yung after mo maglinit, tapos magta-thank you sa yung passenger. Uy, salamat ah. Yun nga siya nga hindi nag-thank you. Parang inano ka lang. Parang, okay, lang fine. Tapos wala. Ngiti lang ako, tapos alis na ako. Pero mas marami namang talaga nakaka-appreciate. So yun. Yun lang. Dami na naman cheating. Ay, ako na magbubunot pala. Hawak na. Okay. Philippines! Ta-da! Last na to? Okay. Last na. Okay, eto. A huge... Ano? Oh my gosh. A huge passenger. Oh. Okay. Itong malaking pasahero daw, inutusan ka mag-lift ng gamit niya sa stowage bin. First of all... Nangyari kasi sa akin. First of all, ako hindi pa naman. Pero first of all kasi hindi naman natin trabaho mag-lift ng bags. Lalo na kung malaki kang tao, tapos ay wala, hindi ka naman disabled or what. 'Di ba? Pag matatanda o tinutulungan namin. I mean kami na nagle-lift ganyan. Pero kung ganun, sabihin ko na sorry sir, but I think you could lift your bag. So, lift your bag. You're grabe ka naman. I'll just assist you na lang. Parang gano'n. Oh, assist. Yun. So, sabi na lang, sir, I think, I'll just assist you with your bag. Parang gano'n na lang. Usually, pag sinabi mong assist, tutulungan kayo. Oh. Hindi yung pag sinabi mong assist, okay, sila yung nagpapagod. Iba, umupo na agad din, no? Hindi yung nakakapagod na part ng trabaho na. Yun talaga yung pinaka. Minsan, pag sila lang naglagay, bara-bara pa yung lagay na yung obvious na hindi mo makasara. So, syempre, aayusin mo, tapos maghahanap ka na naman ng space. Kaya kasi haggard na agad. Kaya haggard talaga kami. Pero okay naman. I mean, pero pag yun yan, pag matatanda kasi talaga, syempre. Yes. Kami na lang yung natutulong-tulong ako. Kaming mga crew. So, matutulong yun naman kami lahat. Oo, parang... May patulong ha, may gagawin lang ako. Kaya dito ko yun dito, meses na ako. Oo, yan. Mga gawain ni Kiel. Tapos na tayo. That ends our vlog. Comment down below for any suggestions, questions, next naming mga pwede i-vlog. Yes, tsaka yung mga gusto niyo pang malaman about yung, like for example, yung mga situations na nangyayari, ganyan. So, eto, pag nadedelay yung flight, hindi namin kasalanan. Hindi namin kasalanan. FYI. Okay, magalit sa amin. Okay, magalit sa amin. Kasi una-una. Kasi kami din minsan na... Pare-pares lang tayo na sa bagay. Yes. Hindi namin alam yan. Thank you for watching. See you. See you next time. Bye.